Welcome back to my channel. And medyo natagalan ako bago gumawa ulit ng content, no? So medyo nagkasakit, medyo nabisa sa trabaho, tsaka sa mga personal na buhay. So dito ako ulit, I'm back. And for today's video, aking i-share sa inyo ang aking travel experience sa Sagada Mountain Province last November 15 to 17. So this is my birthday gift to myself. Kung last year nakapag Boracay ako noong November, this time, sa Sagada naman. Actually, pangalawang beses ko nang makapunta ng Sagada. So this time, hindi ako nag-travel agency kasi last 2016, nag-avail ako ng travel tours or travel agency. So last month, it's a DIY trip, guys. So eto po yung ilan sa mga tips at experiences na gusto kong i-share sa inyo kung mag-DIY kayo sa Sagada. Meron na tayong bus papunta diretso mismo ng Sagada. Ito po ang Coda Bus Lines na matatagpuan sa Monte de Piedad sa Cubao. Shared terminal sila ng H&M Transport. So hanapin yung H&M Transport and Matic, andun mismo yung Coda Bus Lines. Ang Coda Bus Lines ay may, so far may dalawang trips lamang. So sa gabi siya, isang 8 to 9 tsaka 9 to 10. Again, this is from Cubao to Sagada. So yung 8 to 9 na trip, that's 1,080, wala siyang CR. 9 to 10 na trip, it's 1,200, yun po yung bus na may CR. Make sure na magpa-reserve kayo at least 2 to 3 days before your trip para sure ball na may seat kayo. Ang travel from Cubao to Sagada is approximately 12 hours, guys. So mahaba-habang biyahe ito. May tatlong stopovers. Una sa Pura, Tarlac. Pangalawa sa Aritao, sa Nueva Vizcaya. At pangatlo sa Bontok. So after 12 hours, guys, ayun na, nakarating na akong Sagada. And the first thing you need to do is to proceed to their tourism office. Kailangan nyo pumunta doon, magpaparegister kayo. And kailangan nyo rin magbayad ng parang insurance fee. Mahalaga to, guys, kasi doon sila kumukuha ng pondo nila para sa government nila. So hindi ka pwede basta-basta na pagdating mo ng Sagada diretso kasi inyo. Make sure na magre-register po tayo sa kanilang tourism office. Nakakalimutan ko na kung magkano eh, pero alam ko yung insurance fee 100 pesos lang, tapos yung registration yata 100 or 200 pesos. So dun din sa tourism office, dun din kayo bibigyan ng mga legit na mga travel agencies or yung mga nagpa-facilitate ng tours, guys. So bibigyan kayo ng mapa, bibigyan kayo ng list ng mga travel agencies, at the same time yung mga contact numbers din. Pinili ko itong Sagas Tour Agency. So from the tourism office, konting lakad lang, guys, walking distance lang laman yung location ng Sagas. Doon ako nagpa-book ng gusto kong tour. And this time kasi, ang gusto ko lang puntahan is yung Marlboro Hills tsaka Blue Soil. Kasi taong 2016, halos na pasyalan ko naman ang lahat eh. However, in-encourage na rin ako na i-take na rin yung Paitokan Walk that was formerly known as Eco Trail. So dun sa Eco Trail Walk na yun, dun yung mabibisita yung St. Mary's Church, yung dating kampana ng Sagada, yung cemetery nila, tapos yung Echo Valley, the Hanging Coffins, the famous Hanging Coffins, tapos yung basta may dadaanan kayong falls. Nakakalimutan ko yung pangalan ng falls eh. Gosh. Basta pag naalala ko, i-include ko ito. Basta ang labas nyo nun, parang malaking kuweba na. Pero hindi naman kayo magki-cave connection. Ihandaan nyo yung paa at binti ninyo. Lalo na kung hindi kayo sanay sa hiking, medyo mananakit talaga yung kinagabihan. Pero it was all worth it. Pag solo traveler ka lang, the best thing to do is makigroup ka or makijoin ka sa mga joiners to lessen your expenses. Kasi kung ikaw lang mismo mag-isa, sagot mo kasi lahat yun eh. And medyo pricey yung amount ng mga tour packages nila. So better yet na maghanap ka ng kasama or ihahanap ka mismo ng mga tour guides doon sa tour agency na kung saan pwede kang isabay na batch or pwede kang isabay na i-tour. So malaking tulong yun, guys, malaking matitipid nyo doon kasi pag-share or pag-hati-hatian ninyo yung expenses doon sa particular tour na kinuha nyo.
Ngayon naman sa tinuluyan ko, ang aking tinuluyan ay ang Hidden Hill Inn. Medyo malayo siya sa Cabiasnan, guys. I think mga 8 to 10 minutes walk from the town proper. Pero ano siya, guys, sobrang peaceful, sobrang tahimik. Talagang kung gusto mo ng tahimik at payapang pagstay doon, that's the best accommodation, guys. 400 pesos lang per night. So, nagstay ako doon ng 2 nights. So, 800 lang yung nagastos ko. Doon sa Hidden Hill na yon, pwede ka magluto. Tapos may mga rooms din sila doon. Yung room mo, may sariling CR, meron nga rin heater. However, wala silang wifi. Pero okay lang kasi may data naman ako. At okay naman yung signal ng data. Okay naman yung signal doon. Malakas naman. Pero kasi syempre, pag nasa Sagada ka, as much as possible, medyo dapat ano ka muna. Mag-less ka muna sa social media. Enjoyin mo yung pag-stay mo doon. So, sa unang araw, kinatanghalian nun, nag-start na yung tour namin, which is the Paitokan Walk. Yun nga yun. Puntahan nyo yung St. Mary's, yung dating kampana ng Sagada, Sagada Cemetery, Hanging Coffins, Echo Valley, tapos yung falls. Yun guys. So, nag-start kami na 11 a.m. Tapos natapos siguro ng mga 2 p.m. Luckily, meron ako mga nakasamang mga bagong kaibigan at mga kabatch ko nung tour na yon, and they are really cool, guys. So, laking ano sa akin, laking tulong sa akin nun. Hindi lang nakatipid na expenses, nakagain ka pa ng new friends and acquaintances. So, I think this is one of the best part na na-experience ko sa Sagada bukod sa magandang weather, magandang tourist destination. Yun yung makabuo ka or makakilala ka ng mga bagong kaibigan. Lalo na kung susolo ka, ay sobra, may enjoy mo yun, guys. After ng Paitokan Walk, so pumunta rin kami ng Sagada Weaving, Sagada Pottery, tapos Ganduyan Museum. Yun, guys. Kinahapunan nun, may pinuntahan kami na parang hill. Nagkaroon ng konting inuman lang with my new friends, and after nun, kumain na lang kami dun sa Happy House restaurant nila dun. Just along the way naman yun, guys. And speaking of pagkain, medyo pricey po ang mga presyo ng pagkain sa Sagada. Kaya kung gusto nyo makatipid, mas maganda kung magluluto na lang kayo. However, ako lang naman mag-isa, so nakakatamad magluto. So talagang no choice ako kundi kumain sa labas or bumili na lang ng food, kasi mag-isa lang naman ako, ba't pa ako magluluto, diba? Sa day 2 naman, ang aga namin gumising to explore the Marlboro Hills. So ito na nga isa sa mga ipinunta ko doon. So sa Marlboro Hills, halos umabot kami ng 2 hours na trekking paakyat dun sa peak. Unfortunately, guys, masyadong makapal yung fog. Kasi pag wasa ng fog, mafog, hindi mo makikita yung ganda ng view ng Marlboro Hills. Nakakainis nga kasi talagang isa yun sa mga pinuntahan ko. Tapos instead na sea of clouds, ang nakita namin ay sea of fog. So medyo disappointed ako sa part na yun. Hi everyone, good morning. Mula dito sa Sagada Mountain Province. It's my second day here. And andito kami ngayon sa Marlboro Hill. So hinihintay namin yung pagsikat ng araw. And hopefully wag kami biguin kasi pag-akyat namin dito. Ang tarik, guys. Tas maputi. Ang daming bato. Pero as you can see, ang fog niya. Ayan, guys. Sana tumano. Sana sumikat yung aring araw para makita namin yung beauty ng Miso Marlboro Hill. Ang lamig. Sobra. Mas ang kinis ko dito, ang fresh ng mga ako. So, grabe yung hamog. Basta nakita nyo yung fog. Ayun guys, tapos yung mga kasama ko. Boom. Lakas mga fresh dito. Thank you.
sa wala at talaga naman na umasa kami na makita namin yung Sea of Clouds, eh tinuloy na lang namin yung trekking pababa papunta sa Blue Soil. So another 2 hours guys, may kasama na yung pahinga at kondakan. So talagang gamit na gamit yung mga hita at bintin ninyo, pati paan nyo rito guys. Pero however, once narating nyo yung Blue Soil, sobrang ganda, sobrang breathtaking. Tsaka masasabi nyo talaga na sulit yung pagod ng pag-trek ninyo. Itong Blue Soil na to, isa to sa mga hidden gem ng Sagada. Wala pa nito ng 2016 eh. So parang recently lang siya na-consider na tourist attraction. Hi guys, still here in Sagada. So after ng Marlboro Hill, ito na yung next na journey. Papunta na ng Blue Soil. So, trek na kami. Grabe, ang ganda ng pine trees oh. Sobrang tahimik, sobrang peaceful. Ang lamig, asarap ng lamig, nakaka-fresh. Okay, so, konti na lang, mararating na namin yung Blue Soil. Ayun na guys, dyan na. Ito na ang Blue Soil. There you go guys. Tcharan! Blue Soil. Bitan pa natin. Oop! Kita nyo ba yung pagkablo niya? Yan. Bakit nga ba Blue Soil? Kasi guys, it is made up or it contains copper. Sa Sagada, hindi lang tourist attractions dapat yung i-experience ninyo, kundi yung mga kainan. And one of the best and famous na restaurants or na huwag nyo dapat papalampasin na kainan ay yung Sagada Lemon Pie. So dito sa Sagada Lemon Pie, nag-offer din sila ng rice meals, hindi lang puro lemon pie. Kung mag-order kayo ng lemon pie, available siya ng a la carte tsaka yung nakabox na. Yung per piece o yung a la carte is worth 40 pesos. Tapos nag-rice meal na rin ako noon kasi medyo nagutom ako. I think umabot ng 150 pesos yung in-order ko. Omelette na vegan longganisa tapos fried rice. Mamaya papapanood niyo kasi nag-video ako noon. Tapos, must try yung lemon, ano nila, lemon tea nila na warm. Ang sarap guys, panalo. So, panoorin nyo itong sunod kong video kasi ito yung dining experience ko dun sa Sagada Lemon Pie House. Hi everyone, good afternoon. Dito ako ngayon sa Sagada Lemon Pie House. So, nag-order ako ng rice meal nila, breakfast meals, longganisa with omelette, tapos may pipino, may carrots, tapos plain rice. And syempre, pinunta ko talaga rito, Sagada Lemon Pie. May a la carte, which is 40 pesos. And of course, lemon tea. So, tara! Boat trip na! So, tignan natin. Isa lang yung longganisa, guys. Pero let's see, baka masarap. Tapos medyo, ano rin yung rice. Medyo konti yung serving. So, tara, tignan natin. Omelette. Longganisa. This is my second time na matitikman ko itong Sagada Lemon Pie kasi nagsagada na ako noong 2016 and natikman ko naman siya noon. So, tara. Let's try it. Sagada kayo, lagi nyo include to, Sagada Lemon Pie House. And before I end, tara, tukman natin yung lemon tea. Ay, wow. Heavy ng sarap. Ang sarap, guys. Oh, wow. Mas masarap pa sa gin. Wow, joke. Masarap guys. So, sulit. Ito, 150 yung rice meal nila. 40 pesos yung a la carte na order ng lemon pie. Tapos itong lemon tea. Hot lemon tea. 30 pesos per cup.
So, and guys, I just want to share my dining experience here in Sagada Lemon Pie House dito sa Sagada. Tapos, isa rin sa mga famous na kainan doon ay yung Yogurt House. Hindi ko siya masyadong nabitan. Okay naman, pero parang hindi siya kaulit-ulit, guys. Panoorin nyo lang yung video nung dining experience ko dun sa Yogurt House. Hello everyone, good morning. So, after ng lemon pie, isa pa sa mga dapat nyong puntahan dito para mag-food trip ay yung Yogurt House. So, magka-road lang naman sila. So, I ordered yung banana granola strawberry preserves na yogurt. This is worth 150 pesos. So, first time ko makatikim nito. So, tara, natin. So, ito yung banana. Banana. Of course, yogurt medyo maasim-asim. Masarap. Okay naman siya. Ito yung granola. Oh, strawberry yata ito. Whatever. So far, so good. Okay naman siya, guys. Sa last day ko naman sa Sagada, wala na masyadong tour. So, more on konting pahinga na lang. Tapos, bili ng souvenirs. Ikot-ikot dun sa town, ganyan. And, nagpa-reserve na rin ako ng bus pabalik ng Cubao. Again, guys, mas maganda kung pagdating nyo na rin ng Sagada, magpa-reserve na rin kayo ng seats. Ang oras naman ng trip from Sagada to Cubao ay 2 PM tsaka 3 PM. So, yung 2 PM, yun ulit yung walang CR, same price, 1,080. Tapos, yung 3 PM, may CR, 1,200. Same stopovers, tatlo, Bontoc, Aritao, tsaka sa Tarlac. Tapos, 12 hours ang biyahe. And that concludes my Sagada trip experience. And I'm really happy and grateful na dun ko na spend ang aking Adventures of Lex 2023 for the month of November sa Sagada Mountain Province. Maraming salamat po sa oras na inilanin niyo para panoorin ito at sa suporta niyo sa channel ko. Till next time, guys. Bye!